marami pa rin ang bumibilib kay Pia. Oh. Na hanggang ngayon hindi siya nagsasalita. Hintayin na lamang natin kung yung bata si Sika. Oo. Napipiko na siya. Mm. Tsaka punong-puno na siya. Mm-hmm. Hayop ka! May anong ka rin! Mapupuno ka sa impirna! Magkakasitcom na si John Lloyd at si Bea. Hello mga kapit, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Lord! Si Papa o si Lord Sophia, ano pa nga pa, ang lagi inyong inihilip sa amin. Ichika mo na! Dali! Ay nako ha, tuloy-tuloy pa rin po ang mga issue. Yeah. Ito nga diba, patuloy pa rin pong pinag-uusapan. Sino yung mag-ina ng Abigail at... Frances. Umut! Ang aga! Wow! So, ano ba? Ito workshop? Workshop ang agad? Ano ko sabi? Hayop ka! May alam ko rin! Mababulo ka sa impyerno! Level 10. Get carried away. Sorry. Oy, ayan. Ano ba yan? Ang aga naman ng workshop. Oh, di ba sa November pa? November 18 and 19. Oy, naku ha. Ilan na lang ang puno na ang slots. Oo, kasi ilang million na yung sa TikTok. Alala ko. Dami na tuloy nagpapaano sa akin, pati probinsya. Oo, diba? Baka daw pwede ko mag-workshop doon. Oo. Baka doon na ako masaktan. Mawian nila ako. So anyway, going back. Yes. Oh, ito nga, patuloy pa rin pinag-uusapan. Siyempre, nakisaw-saw na rin ang ating kaibigan si Robbie Tarosa. Ano nga sinabi ni Robbie? Ay, they were never married daw. At saka separated daw si Pia at saka si Francis. Nung pumasok sa buhay ni Francis si Abigail. Tapos, di ba parang nag-aaway yata silang madalas? Yun nga daw, parang toxic daw yung relationship nung dalawa na. Parang ayaw na ni Francis kay Pia. Yun yung claim niya. So, kaya nabuo ang kanilang love child na si ano? Oo. Because of out of love daw yun. Kaya love child. Love daw talaga ni Francis si Abigail. Alam mo, sa totoo lang, kung mapapansin ninyo, hanggang ngayon hindi pa rin sasalita si Pia Magalona. Mm-hmm. Bakit tekipi ba siya? Pero ganyan-ganyan siya. Hindi, kaka. Hindi. Alam mo, marami pa rin ang bumibilib kay Pia. Oh. Na hanggang ngayon hindi siya nagsasalita. Mm-hmm. Yung iba are saying, don't dignify the issue. Alam mo kung saan ka nakalugar. Kaya hindi mo kailangan magsalita. Parang ganun. Pero Nay, bakit Magalon ang apelido ni Pia kung hindi sila kasal? Kaya nga, bakit Pia Magalona? Hindi Pia Arroyo. Eh di ba na yung naglabas itong si Ate Pilar Mateo ng pictures? Oo, nakinasal sila sa Hong Kong. Oo, di ba? Oo, she was there daw. Oo, so kasal sila. Baka kaya may Magalona na yung apelido. Oo, pero nakakaloka nito, Loy. Yung iba, binabash si Pia, pero wala naman tayo naririnig mula kay Pia. Kung bakit kailangan natin i-bash yung tao? Mm. O yung iba, kinukontra pa si Pia. Yung iba, kumakampi kay Kiko. Mm-hmm. O dun sa kay Abigail. Mm-hmm. Pero, hindi naman natin naririnig si Pia. At saka, kahit pa sabihin ng kung sino na close sila ni Kiko, kaibigan niya si Kiko, na dati sila mag-best friend ni Kiko, di ba? Wala naman na si Kiko. Paano pa niya maididenay or maiko-confirm yung mga nagki-claim na kaibigan siya? Ano yun? Para lang makuha natin yung panig ng namayapa true medium? Ay? Di ba? Pero... So, ang ending nito, dapat pinapatahimik na natin yung namayapa na. Kasi, hindi na niya maididepensa ang kanyang sarili. Oo. Hindi na niya malilinawan yung mga malalabong issue. Mm-hmm. Oo. Parang si Pia, buhay na buhay, pero hindi naman nagsasalita. Choice
si Pia yon na huwag magsalita. Mm-hmm. Wala naman siyang dapat na idepensa. Kung feeling ni Pia, ano mag dapat kong sabihin? Mm-hmm. Meron ba akong dapat i-prove? Paano kung sabihin ni Pia na ang pananagutan ko lang kay Kiko at sa mga anak namin? Mm-hmm. Hindi sa ibang tao. Mm-hmm. Pero ang nakakalungkot, ginajudge na siya ng mga tao. Hindi pa nga natin naririnig ang panic niya. Kaya dapat, huwag pa dalos-dalos. Huwag tayong mag-ano na gusto lang nating maging kontrobersyal. Gusto lang nating i-push yung nalalaman natin. Kahit paano sabihin natin, syempre, ang gusto pa rin ng mga tao ay yung panic ni Pia at panic ng namayapa. Diba? Kasi kung merong sesegunda doon sa sinabi ni Robita Rosa. Ayun. Oo, yan din ang sabi sa akin ni Kiko noon. Tapos may pangatlo pa. Oo, yan din yung sinabi sa akin ni Kiko nung nabubuhay pa siya. Saka tayo maniwala. Pero ngayon, huwag mo na nating i-judge si Pia. Lalo na, siya naman yung nakagisna nating lahat na asawa ni Kiko. Diba? At nung panahon na si Kiko ay nakaratay sa banig ng karamdaman at nakikipaglaban sa kanyang sakit na cancer. Ano naman si Pia? Sana no, ako hiling ko lang, sana sumulpot din yung babae nung araw. Para ma-establish na yung identity. Tali, parang pelikula na establishing. Diba? Parang teleserye, oh, diba? Nakabelong itim na gano'n, lumalakad, papunta doon sa coffin. Tapos, Kiko, iniwan mo kami ng anak mo. Noy? Marketing din. Hindi lang ba gusto sabihin? Hindi mo kilala si Kiko, Noy. Hindi siya taga-Quiapo. Ganun mo. Oo. Nagpa-practice lang naman ako. Wala nga ba itong pinapuntahan? Diba? Oh, no offense man kay Robby Tarosa. Panig naman ni Robby yun eh. Yes. Yan yung sa pagkakaalam niya. Mm-hmm. Hindi naman natin siya kinakalaban. Tsaka sa bawat araw na nagdadaan na yun, nabubuo yung puzzle ng storya. Sinabi niya, they were never married. Naglabas si Ate Pilar Mateo ng picture na wedding nila. Ang nakakataka din dyan, kilala kaya ni Pia si Abigail? Yan ang hindi natin alam. Baka aware naman nun si Pia. Diba? Na may Abigail na. Oo, yun lang. Hindi lang siya kumikibo. Diba? Tinan mo ha, kung mapapansin mo, ang dami nating baka. Tapos meron pang namabas na post yung Sir Joey De Leon, di ba? Oo, na may alam siya, may binilin sa kanya si Kiko. Oo, na may sikretong malupit na hindi lang niya maihayang. Oo. Nasaan sabi ng iba, baka daw yung tungkol kay Abigail yun. Oo. Pero itong bata naman ay mag-aartista pala. Ah. O iniisip naman ng iba, bakit kailangan gumamit ng pangalan ng tatay? Tapos may lumabas naman na gusto daw niyang gumawa ng sarili niyang identity. So, tanong ng iba, bakit nga lumabas pa na in-identify mo pa yung sarili mo na anak ka ni Francis M. Kung ayaw mo namang associate kay Francis M. Well, ako bilang manager, no? Ha? Noy? Manager ka na din, no? Kumari lang tinding. Oo. Hindi, ako feeling ko lang, Noy. Tama yung discarding ng mag-ina. Para mabilis ang pagkakakilanlan dito kay Francesca. Kung mag-aartista ito. Tama lang yon. At saka, kung mapapansin mo yung bata, hindi naman epal. Hindi naman parang sutil kung sumakot. Magalang pa rin naman. So, bentahe rin niya yun, no? Ngayon, yung magkakaroon ng sariling identity, mas magandang trabahuhin nga nung bata na magkaroon siya ng sarili niyang identity. I-develop niya kung ano yung talent niya. At sabi naman niya, hindi naman daw niya kukopyahin sa tatay niya. Diba? E di, hintayin na lamang natin kung yung bata sisikat. Oo. Yung paggamit naman, bakit ginamit pa yung tatay? Sabi nung iba. Oo. Sino naman ang gagamitin ng bata? Tatay niya yun eh. Hindi talaga maalis na maitanong yun. Alam mo, te? Kaya ito lumaki ng lumaki? Dahil lang naman yan dun sa jersey eh!
nagsimula yan doon eh. Pero how nice of Boss Toyo. Talagang bumusina siya kay Pia. Na nagpasintabi. Nagpasintabi siya na i-entertain niya itong si Abigail. Kaso hindi daw siya sinagot. Oo. Ang importante, nagsabi siya. Oo. Wala naman sinasagot kahit ako hindi sinasagot ni Pia. Pero okay lang naiintindihan natin. Baka gusto lang talaga ni Pia na manahimik. Oo. Ibigay natin sa kanya yun. Minsan kasi may mga netizen, gusto nila magsalita agad itong isa. Parang ano ba susundin namin kayo? Dahil yun ang gusto nyo? Ha? Diba? Imagine mo, hindi na nga magsasalita yung tao, ginajudge na siya agad. What more kung magsalita pa si Pia? Katulad nitong yung issue kay Leren May Bautista. Tsaka kay Richie Rivero. Lumaki na rin ang lumaki. At na-judge na rin ang na-judge. Oo. Imagine mo si Richie Rivero, no? Talagang sinagot niya lahat ang bashers. Tsaka rin si Konsehala. Si Konsehala din, sinasagot din niya. Sa isang sinagot ni Richie, lalo na yung Bea Bores. Ay! Parang kilala niya yun eh. Parang isa sa mga BFFs ni Andrea Brillantes. Gusto mo ilatag natin yung mga labanda? Kung sino yung... tungkol sa pagiging kabet? Oo. Kapalo kami, ganyan pa. Sino pinatutungkulan ni Richie dyan? Sa statement na yan. Ay, sino kaya na? Si Andrea o yung Bea Bores? Ay, hindi ko alam. Oo, talagang si Richie, pati kahit babae ka, pag feeling niya, mali ka, papatulang ka niya. Tignan mo, ang daming oras. Hindi. Kasi kung hindi naman pinatulan ni Richie, may ibabalita natin dito. Buti na lang sumagot. Hindi. Siguro, no, kung babasahin ko si Richie, napipiko na siya. Tsaka punong-puno na siya. Tsaka parang sandali lang, sumusobra na kayo. Hindi na nga ako nagsasalita eh. Pero dahil sumusobra na kayo, kakalusin natin yan. Kaya yun, sumagot na sa mga bashers si Richie. Pero, yun nga, sinagot niya, nalinawan ba? Hindi. Kasi nga dun sa mga sagot niya na parang may patama pa din eh. Diba? Parang may pag-gaslight tungkol sa past relationship o mga tao. Kasi may mga binabanggit siya na hindi na daw siya ulit magpapan-manipulate to someone's fantasy. May mga ganun siya. Tapos tawag niya kay Konsehala, yung real queen. Diba yung mga fans ang tawag kay Andrea, Queen Bee? So sabi nila, ay parang may pinaparinggan. Ganun ba yun? Sabi ng mga fans, ayan o. Nga. Diba? Kaya naman sumagot itong si Andre Brillante. Ay, parang cryptic daw na eh. Ito na daw kaya yung sagot ni Andrea dun sa mga posts ni Richie Rivero. Kasi sabi niya ganun, no? Nasusulat na eh. Basa. Paint me as the villain if that makes you feel better. Part kasi yun nung kanta. Ang tumutugtog doon na sa post na yon. Whatever makes you feel better, paint me as the villain if that makes you better. Make everyone hate me if that makes you feel better. Whatever makes you feel better, your girl talks about me just to feel better. About the fact that you're still obsessed with me years later. Ay, sabi nung kanta. Mukhang nabuhay na naman, Nay! Nabuhay na naman ang isyong Andrea, Richie, and Loren. Ito na tayo, tanong ng mga fans. Anong tanong? Nakapagpa-laundry na daw ba si Richie? Ha? Tanong lang. Layo naman nun. Yun na nga yung Jakes, sinagot na yun ni Richie. Yung nabata. Diba nga, parang magpa-flaunt pa tayo ng ating dirty laundry in public? Sabi ni Richie. Yung parang ganun yung konsepto niya, yung labasa ba tayo ng labada? Parang ganun. Ano mo, feeling ko, no? Hindi na ako masyashank kung one of these days talaga kunin ng Tide o Ariel itong si Richie. Ha? Pwede? Para lang ma-promote yung detergent bar, detergent powder. Kasi nga, puro labada. Pag sinabing laundry, Richie. Ayan, binigyan ko ng idea yung ha? Diba? Yung mga brands. Ang tagal-tagal na natin hinihintay yung Gcash. Oo nga. Ni Jegs. Oo nga. Diba? Kaya yung Gcash namin dito, hindi man lang kami makita ng Gcash. Diba? Ano ba yan?
i-Gcash mo na dali. Oo nga, di ba? Naunahan na ng i-chicken mo na dali. Oo nga. Ay, ng Bounty Fresh ng ganyan. Oo. Oo, di ba? So anyway, sana silang dalawa, no? Kaayos na naman. Yan na naman ang ending mo eh. Ilalatag ko na magagad, tapos magkaayos na naman. Alam mo, Tinde, mas maganda siya manghula sa'yo. Nanghulaan mo. Na yun ang sasabihin ko. Wala pang baraya na Tinde. Ano ba? Kausan niya? Oo, dapat siya ang ipwesto doon sa piyapo, hindi feeling, ikaw. Feeling ko dapat siya ilagay natin sa piyapo. Oo, ikaw magtinda ka na lang ng pamparegla. Oy, nakabote. Ang bote ng mantikang lapan. Andun lahat yung mga ugat at pampamekla. Panyo na lang ititinda ko. Oo. Tapos sigal, i-dampi-dampi mo ganyan. Yes. O mawawala ang sakit ng ulo mo. Oo. Oh, diba? Oy, naku, ito na, Loy. Oo. Oh. Kilala ninyo lahat, diba? Si Popoy at si Basi. Ay, of course! Oh, alam mo. Oh. Muli na naman natin silang mapapanood. Oo! Oh. Pero hindi sila. Ang kwento lang ni Popoy at Basha via a musical play. Wow! Nakakatuwa, no? Next yung musical play ng One More Chance, the musical. Wow! Nakaka-excite naman niya. Pero alam mo, Loy, para yatang narinig ko lang to, ha? Hindi pa to confirm. Oo, na si John Lloyd at si Bea ay magkakabalikan. Bilang magka-love team, magka-partner sa isang sitcom sa GMA 7. Di ba meron siyang teleserye ngayon? Yung kay, with Dennis Trillo. Yes! Yung Love Before Sunrise. Oo. Oh. Tapos may kakasitcom sila ni John Lloyd. Oo, yun ang nabalitaan ko lang. Di pa naman yan confirmed. Mm. Oo, na parang ang co-prod nito ay with Crown Artist Management ni Rambo Nunez at Maa Salvador. Kasi yun ang management ni John Lloyd, di ba? So yun daw. True ba yan? Magkakasitcom na si John Lloyd at si Bea. May bongga. Bongga yun, ha? Mukhang masaya yun. Kasi light naman ngayon for a change. Hindi heavy drama. Ano ba yan, te? Grupo pa rin nila direct Bobot Marquez ang mamamahala niya. Ay, hindi. Oo, hindi yun ang narinig ko. Basta ang Crown Artist Management ng GMA ay bagong mga staff. Mm. Oo. Sayang, no? Bongga pa naman yung team ni Direk Bokoy. Yung happy staff together. Oo. Well, anyway, siguro kay John Lloyd parang maiba naman. No? Sana mag-click ang kanilang tambalan. Kung totoo man na sila ay magkakasitcom. Kailan kaya yun, Nino? Kasi parang may nabanggit sa isang interview na nag-start na yung pre-prod eh. Oo, oh, baka yun nga ang pre-prod. Yung binanggit sitcom ni John Lloyd, oo. Di ba sa One More Chance kasama si Dimple Sumana? Oo! Dito rin kaya? Hindi ko lang sure ha. Pero ito, sure. Na ano? Na si Dimples Romana na ay part owner na ng isang skincare brand. So nagpunta nga ako dyan sa launch ng Dream Cake. Ang ganda ng pangalan, ano? Ano ba yung Dream Cake? Dream Cake. Skincare to na yung skincare. Kaso nga lang, dahil nga love ni Miss Dimples ang cakes, so parang yun yung naisip nilang pangalan at concept. So nag-launch sila kayo ng dalawang produkto. Ito nga na yung Dream Cake Skin Glaze First Essence at saka yung Face and Body Icing. O, di ba? Glaze at icing. Uh-huh. Ano ba yung mga yan, Miss Dimps? Chika mo nga! Okay, so mamalay, itong tube na to, this is 125 grams. This is the Face and Body Icing. Okay. Di ba? Sexy. Oh. Ina-icing yung katawan. Dream Cake! Dream Cake! Di ba? Kaya may icing. Kaya may icing. Well, Face and Body Icing is a moisturizer, it's a lotion. Okay. Pwede rin to sa intimates, mamalay. Wow! Yes, para malambot, mabango. Ikaw nagsabi niyan, mama. Diba? At saka importante yun, diba? Na parang huwag mong i-skip yun. Napaka-important yun. Para happy ka at happy din. Yes! Si Jun-Jun tsaka si Ning-Ning. And also, because parang I wanted to put it in one tube, parang madali na lang siyang gamitin. You put it in your bag, pwede sa face, pwede sa body, yes, no? Very safe to use naman every day. And also, it has instant brightening effect, Mama Loy. So kung gusto mo lang yung parang,
ay parang nag-bloom ka kaagad. Ito yon, non-sticky formula din siya. It's made in Korea. And it's Philippine FDA approved and KFDA or Korean Food and Drug Administration certified. Yeah. Tapos same din ang certification and approval nito. Dream Cake, ito naman na Skin Glaze First Essence. Ito yung nilalagay after mo mag-cleanse ng skin mo to prep your skin. Okay. So before you put this, you can put the first essence. Okay. It's nice because ang effect nito mamaloy ay glass skin sa iyong face. Wow, kasi nga Korea, Tsaka it reduces the fine lines, no, as well. So, I love it. It's very, very light formula. Tapos, parang instant talaga yung effect niya, Mama. Yeah. So, parang ito po yung ano, yung toner serum in yes, one. Tapos, itong isa naman yung lotion. Ito yung lotion, yes. For the face and the body. And the wow, intimates. Congratulations. O, diba? Cake na cake, diba? Tapos, natanong ko din sa kanya, Nay, kung kumusta na si Miss Angel Loxine dahil nga best friend niya, diba? At kung nakita ba o na-experience na itong bagong produkto. Ano sabi? Ay, eto na yung sabi. Well, nakita ko siya 2-3 days ago. Mm-hmm. Very happy siya, blooming, ganda, happy, relaxed. Minsan nakakatulong pa rin pag-detouch sa social media. Ba't ba hindi natin gawin yan minsan, mamalay? Kung pwede kasi, lang. Di ba kung pwede? Di ba that's a dream talaga? And si Jill, ang galing talaga sa ganyan yan. Eh. Parang sabi niya, okay, magpapahinga muna ako. Which did her very well. Yes. They're very happy ni Neil. Ang kulit pa rin nila. We ate together. And then I have yet to give her, kasi ngayon ko pa lang din nakakuha ng mga bagong stocks. Okay. Oo, ngayon lang ako nakakuha ng stocks. Kasi yung una, dahil sa pagka-negosyante ko, isa lang yung one of each lang ang meron ako. Kasi kung hindi, syempre bibiling ko din yun. Ba't ko naman ilalagay pa muna, ibenta ko na muna bago ko ilagay sa bahay. Yes. So, ano, alam naman niya na meron kang ganyang produktong ilalunch. Yes, definitely. And she's always very supportive. Alam mo naman yan si Jill. Hindi naman nawawala sa kaibigan ko yun. Yes. O at least, di ba, si Angel ay happy-happy naman. Yes. Nakalaingitan pa ni Dimples. O, oh, di ba? Sana all. Oo, nakakapag-rest si Angel. Deserve naman ni Angel yun. Talaga nananabik tayong lahat sa kanyang pagbabalik tayo. Correct. Siyempre, good luck at congratulations, Dimples. Yes. And with that, mga kaibigan, ito po rin yung mga lingkod. Ito pa si mga lawyers, sila po ng aming mga manonood na hindi po namin subscribers. Sana naman po mag-subscribe po kayo kasi madali lang. I-click lang yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigay po yung aming episode nyo at meron kayong komento sa lahat ng aming chika, comment nyo po yung below. I-click yung like button at back and button i-click ang notification bell. Dahil pag click niya kayo na mananotify na meron kaming latest update. Yes. At syempre pang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe din po kayo sa channel ko. That's Mamaloy. M-A-M-A-L-O-I. Nandiyan pa rin po yung aking latest na vlog. At sana rin po i-follow nyo po yung aking different social media accounts. At para po dun sa mga taga Bukawi, Bulacan, ayan po, meron po dyang bagong Japanese sandwich restaurant. Ayan po ang Totoro. Bisitahin niyo po ang sarap, promise. Saan sa Bulacan? Sa ano, MacArthur Highway, sa may ano, crossing ng Bukawi. Oh, ayan. Yung matcha o yung berry. At ito naman aking titikman yung sandwich. Yes, from diba? Totoro. Japanese sandwich, authentic. Uh-oh. Dahil yan po ay gawa ni Chef Angel Bautista, isang celebrated na Japanese chef na sa Australia. Wow! Yes! Jegs? At sa Tita Jegs Channel, may bago po akong vlog dyan, panoorin niyo po. At pasalamatan ko lang te, ang iconic star, ang Lux Premier Beauty and Wellness dyan sa Promenade Green Hills. At ang End Transition PH, thank you po! Yeah. Ayan, at syempre pa ang iconic star for my hair, syempre Headway Vera Salon at Rodel Bautista. At syempre pa ang para sa aking skincare, ang Premier Drip at Celeb Skin. Oh, diba? Diyan kayo magpa-drip. Nako, ang dami nilang promo dyan. Diba? At syempre, hindi ko nakausap si Noy. Ay. Ang nakausap ko. Hulaan ko. Sino? Si Roda. Si Roda, nakausap ko. Ay, pinas niya lang ko sa Batang Quiapo. Nagtatatalak na naman. Ayan, Ikaw ba, Direk, ngayong nandito ka sa Batang Quiapo, pinagsisisihan mo ba? Ako'y galit lamang talaga ngayon. Doon sa mga syunga-syunga. Umarte. Umarte. Ay, kayo mga wala kayong galang. Tandaan ako, ha? Huwag ganyan. Gumalang kayo. Sigo kayo ng sigaw.
Mula nun, sabi ko, ayoko na makatrabaho si Direk Joel. Hindi ko kakayanin na nagmumura sa set, na laging galit. Parang na-tense lahat. Eh, lalo na may eksena. Si Marjorie, na hindi makaiyak-iyak. Ako ganit-tagalit ako doon. Talagang sinusugod ko. Ay, Diyos ko, mag-uumaga na, hindi pa rin umiiyak. Pagalit ako ng pagalitan, mayroon mura ko. Oh, di ba? Huh? Nako, ang kabuuan niya sa OGDS Inspires. Diba? Okay. At syempre pa, ito pa rin po niya lingkod. Papawasin OGDS na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot. Magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo kanyang ginising, ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay-sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ichika mo na! Dali! O, parang ang pinagsamantalahan dyan, Jeng. Ha? Ano to? Labahan ka? Kasi kung nalabas ng labahan. Ayan, ang yabang-yabang mo nagtanong. Kung nagpa-laundry na ba si Richie, ikaw pala eh. Sasalipay pala. Hindi pa nalalaban. Nakakaloko pa naman yun. Walang kang bili ng detergent powder. Lato. Totoo. Ginaganyan lang niya sa tubig. Tapos sasampay na niya. Talaga, walang sabon-sabon. Ito nakakaloko. Alam, ready ba? Yung sampay. Siya may nakakalakalawang. Okay. May mga kalawang to. Ang tara. Ay, kilikili pala yun. Wala. Mapit.